So ayan, binabaklas na yung gulong. So ito pala yung isang gulong natin, binabalance na. So ayun yung unahan natin. Ayan. Ito yung gulong. Hey guys, welcome back to my channel. And for today's vlog, ibabalag pala natin yung pagpapalit natin ng gulong. So sa ngayong vlog, bibigyan ko kayo ng tips kung ano yung mga dapat i-check kapag magpapalit na tayo ng gulong, bago tayo magpalit ng gulong. So bago natin simulan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, huwag nyo kalimutan na i-click yung subscribe button sa baba, then yung bell icon para sa next upload natin ma-notify kayo. So ito guys, simulan na natin. So unang-una, bibigyan ko kayo ng tips bago magpalit ng gulong. So kapag may sasakyan ka, titignan mo kung ganong katagal na yung edad ng gulong mo. So pag sasakyan, dapat nasa 5 years bago tayo magpalit ng gulong. Pero depende pa rin sa gamit mo. Kung yan ay lagi mo binibiyahe, syempre malamang malabilis maupo dyan. Pero kung hindi naman, ayun, sundin natin yung 5 years bago natin palitan yung gulong. So paano pa natin ma-check kung ano na edad ng gulong natin? So dito natin titignan. So hanapin nyo guys yung ito, yung mark na ganito sa inyong gulong. Nakalagay dito 52-15. So ibig sabihin 52 weeks tapos 2015. So December 2015 siya. Yan. Tapos makikita nyo medyo medyo upod na yung gulong natin, kaya papalitan na rin natin to. So apat na gulong yung apat na gulong yung papalitan natin. Mamimili tayo mamaya dun sa sa tindahan kung anong brand yung ating ipapalit. Ngayon ito guys, ito yung mga senyales na kailangan nyo nang palitan yung gulong nyo. Nagkakaroon na ng mga bitak. Yan. So sa long drive, maaari kang masabugan ng gulong yan pag ganyan. Kaya mainam na mapalitan natin ang gulong. Kasi pag nasabugan ka, mas malaki yung magiging damage. Kasi pag tumatakbo ka sa highway tapos nasumabog, maaari kang mabangga. So madadamay pa yung ibang parts ng sasakyan mo. Mas lalaki yung gastos nyo. Ayan. So pag nakita nyo may mga bitak-bitak na, tapos yung edad ng gulong nasa 5 years na, yon sigurado palitin yung gulong nyo. Ayan. So yung unahan natin, mas upod siya dito sa sa hulihan. Napansin ko lang. So kailangan kapag nagpalit ka ng gulong, ipapa na rin, align. Kumbaga sabay na rin yung alignment. Ayan. So nasa Bulacan tayo ngayon, tapos pupunta tayo ng Banawe. Dahil doon maraming bilihan ng parts ng sasakyan. So mas makakapamili ka ng mga parts na may, kumbaga nakakukumpir mo yung price sa mga tindahan. Kasi siyempre maganda kasi yung pupuntahan mo yung maraming tinda. So ngayon, ang budget natin ngayon para sa gulong ito. Ayan. So kailangan kapag may sasakyan ka, magtatabi ka ng pang maintenance. So kapag maliit yung sasakyan mo, for example mga kotse, kailangan meron kang 20,000 na nakatabi. Tapos kapag malaki naman mga SUV, kailangan mga at least 50,000. So meron tayo hawak na 50,000 dito pang papalit ng gulong natin. Ayan. Tapos syempre meron pa itong hindi lang po ito yung gagastusin natin. Kung meron ka pang mga ibang bibilhin, so kailangan meron kang nakatabi na pera. Yon. So ayan guys, medyo upod na yung gulong natin. Ayan. Syempre papalitan na natin dahil mahirap na pag nilong drive natin, baka sumabog. Ayan. So ayan guys, dito ko muna puputulin tong video, tapos mamaya aalis na tayo papuntang Banawe. Magbibideo ako doon. So i-continue ko na lang video doon. Hey guys, nandito na pala tayo ngayon sa sa Banawe, doon sa pagpapalitan ng gulong natin.
So, gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, pupunta tayo dito ngayon sa Manila para magpalit ng gulong ng sasakyan. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung saan tayo nagpapalit ng gulong. So, hindi na ako sasama sa video dahil mahina yung ating microphone kapag front cam yung gamit natin. So, yung camera sa likod ng cellphone yung gagamitin natin para malakas yung ating audio. So, ililibot ko kayo dito sa shop na binilhan natin ng gulong. So, ito guys. Ito guys, nandito na pala tayo ngayon sa Banawe. Dito tayo magpapalit ng gulong. Hindi ko na pala binidyo yung biyahe dahil nag-drive tayo. So, yung napili nating store is yung Federal. Diyan kasi nagkapagawa yung mga kasama namin. So, ngayon, Dunlop yung ikakabit natin. Ayan guys, nakasalang na yung ating sasakyan. Apat yung papalitan natin ng gulong. So yung price pala dito ng Dunlop, para dito sa sasakyan natin Fortuner, 17 yung size, 7,800 isa. So apat yung papalitan natin. Ayan yung store. Ayan. So meron din sila matindang mga mugs. Kapag gusto nyo magpalit ng mga mugs, ayan meron din dito. So ayan guys, marami silang tinda dito. Meron din mga second hand, mga pinagpalitan ng mga brand new. Tapos may mga bagong gulong din. Ayan. So ililibot ko kayo sa loob para makita nyo kung ano yung mga tinda nila. So dito sa labas, ayan, mamimili kayo ng mugs. So ayan. So, hindi ko nagtatanong yung price niyan, pero pwede niyo naman itanong sa may-ari. Yon. Yan. Tapos baka may Facebook page sila, pwede niyo i-search 'yan, no? Federal. Yan, search niyo lang 'yan. Benz Oak, Mugs, Wheels and Tires. Yan. So, pasok tayo sa loob, guys. Yan. Para makita niyo kung ano yung yung mga tinda nila. So, ayan, nasa Banawe tayo ngayon, guys. Ayan. So, pasadahan natin yung mga lugar nila. Ayan, guys, ito sa mga, sa mga may kotse. Ayan, pwede kayo mamili ng dito, ng mugs. Ayan, focus natin. Yan. Baka may mga gusto magpalit ng mugs dyan, punta lang kayo dito. Yan, tapos to sa mga malalaki. Yan. Yan guys, dahan-dahanin ko lang. Yan. Ayan, kapag mahilig ka mag-setup ng sasakyan, ayan, baka meron ka ditong mapili. Ayan. So, ang mabibili nyo dito sa shop na to, mga gulong, tapos mugs. Ayan. So, meron din silang libreng balancing kapag dito ka bumili ng gulong. So, labas tayo guys. So ito guys, ipapakita ko sa inyo yung process ng pagpapalit ng gulong. So ayan, nakikita naman natin, baklas na yung gulong natin sa ulihan. So babaklasin naman yung gulong natin sa harapan. So ayan guys, para magkaroon kayo ng idea kapag magpapalit kayo ng gulong. So ayan, binabaklas na yung gulong. So tapos bigyan ko kayo ng may konting sightseeing dito sa Banawe. So ayan guys, ayan yung itsura ng Banawe. Yan. Dito pala guys, tabi-tabi yung pagawaan ng sasakyan. Yan. So ayan. Ayan, binabaklas na yung gulong, tapos papalitan na yung gulong. So papakita ko sa inyo yung buong proseso. Ayan. So punta tayo sa ating sa loob. Doon niya papalitan yung gulong eh. So ayan guys.
So ito pala yung isang gulong natin, binabalance na. So ayun yung unahan natin. Ayan. So tinanggalan na ng hangin, kaya maingay. So ayan guys, papalitan na yung gulong natin. Ayan, isasalang na nila. Ayan. Ayan guys, ganyan magpalit ng gulong. So masikip, pinapaluwag muna nila para madali tanggalin. Ayan. So isasalang dyan. So ayan, tatanggalin yung gulong natin guys. Ayan. So ayan, pag may machine guys, madali lang magtanggal ng gulong. Ayan. So nandun yung mga mags. Ito yung ayan. So ganun kadali lang guys, tanggal na agad. Ilang minuto lang. Ayan, nilalabas na yung gulong. Tapos kukuha siya ng bagong gulong guys. So Dunlop yun guys. So pag magpapalit ka, magkaya tayo ng ano, ng kahit mga 40,000 pag magpapalit tayo ng gulong. So pero ngayon yung gulong na nabili natin is 7,800 per piece. Dahil 17 lang yung size ng ating mags. Yan. Pagka 20 kasi mahal yung ating gulong. Yan. So tinanggal yung ating ano, pito. Yan. Pinapalitan na natin na pito para bago yung pito natin. Yan. Tubeless pala to guys, yung ating gulong. So yan. Kinukuha pa yung ating ano, gulong na ipapalit. So yan, hinihigpitan pa yung pito natin. Kailangan kasi may higpit siya, hindi sulingaw. Ayan. So ito yung isa nating gulong. So hindi pa siya napapalitan. Ayan. Ayan, kinukuha pa yung gulong natin guys. Doon. So ayan. Ayan na guys yung gulong natin. So ganyan naman yung pagkakapit ng gulong guys. Ayan guys. So pinunasan muna niya ang ano, bakahan para dumula. Ayan. So bago na yung gulong natin guys, nakakapit na. Ayan. Hahanginan na lang yan, tapos i-balance dito. Yan. Then guys. So madami nang kapagawa dito guys. Yan. Kaya magandang negosyo yung ganito guys, yung auto parts. Yan. So ayan, hanginan na yung ating gulong na bago. Yan. Thank you.
So, ayun guys. Okay na. Nahangay na yung gulong natin. So, next step dyan, ibabalance na lang yan guys. So, dito ko na puputuloy itong video na to. Ayun guys. Ito guys. Dito ko na puputuloy yung video na to. So, napakita ko naman sa inyo kung saan kami nagpapalit ng gulong. Tapos, kung paano yung proseso ng pagpapalit ng gulong. So, paano tinanggal yung gulong, paano kinabit yung gulong, tapos paano nila binalance. So, ayun guys, bago natin putulin itong video na to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, ay click mo yung subscribe button sa baba. Tapos, yung bell icon para sa next upload natin, ma-notify kayo. So, marami pa tayong may upload na, ano, na mga videos sa susunod. So, hanggang dito na lang muna guys. Ayan guys. Federal Store dito sa Banawe. Kung gusto niyo magpalit ng mga mags at gulong, punta lang kayo dito. Yan. So, ayun guys, bye na. And see you to my next vlog. See you in my next vlog. Yan, bye.